Sinagot ni Vice President Sara Duterte ang iba't ibang isyong iniuugnay sa kanya, kabilang ang dahilan ng pagbibitiw niya bilang miyembro ng gabinete. Nakatutok si Marisol Abdurraman. Ngayon lang muli nagpaunlak ng panayam ang Vice Presidente matapos ang formal na i-turnover ang pamumuno sa DepEd ang mga dahilan ng kanyang pagbibitiw bilang miyembro ng gabinete. Hindi pa raw niya kayang isa-isahin. Mahaba talaga yung listahan ng mga rason at iba-iba siyang kategorya. Merong personal, yung sa aming dalawa lang, merong DepEd, merong budget, at merong sa bayan din. So, medyo mahaba yung listahan, and sa pangayon, hindi pa kasi ako handa na umupo para isa-isahin yun. Pero sasabihin ko sa inyo, kapag ready na. Someday, hindi ko lang alam kung kailan yung araw at oras na yon. Pero binahagi niya ang isa sa mga dahilan na ito kung may kaugnayan sa budget ng gobyerno. Pero kung basahin mo lang yung GAA at itrace mo kung saan pumupunta yung pera, makikita mo na hindi maayos yung pag-handle ng pera, ng budget ng gobyerno. Sinubukan kong itama yung nakita kong mali. Pero syempre, wala akong nakuhang suporta at wala akong nakitang pagbabago. Kaya sabi ko, hindi siya mauulit sa akin sa budget ng 2025. Hindi ko na kaya na ako pa rin yung hawak ng Department of Education budget and uulitin lang yung ginawa dati. Kumusta po ang relasyon mo ngayon kay BBM po, ma'am? Oh, hindi na kami nagkita at hindi na kami nag-usap ni President Marcos. And you intend so wala akong description. Wala akong description sa relationship namin ngayon ni President Marcos. Hindi na kami nagkakausap. Ngayong wala na siya sa poder ng administrasyon, tila mas malaya nang nagsasalita ang Vice Presidente na kahapon lang naglabas ng kanyang mga puna laban sa gobyerno. Para sa Vice, bato-bato sa langit, tamaan, huwag magalit. Kung sino yung nakikita ninyo nagre-react publicly and privately sa mga sinasabi ko, yan yung mga tao na natatamaan sa mga sinabi ko sa statements ko kahapon. Yung hindi tapat sa serbisyo, hindi tapat sa kanilang trabaho, at hindi tapat sa pagsisilbi sa tabayan. Yung frustration ko as a vice president and as a Filipino sa mga nangyayari or naririnig natin sa ating gobyerno, nilabas ko. Sinabi ko naman na uno, di ba, hindi ako gumagalaw para sa administrasyon, hindi ako gumagalaw para sa oposisyon, hindi politika, kundi para sa bayan. Ikinagulat naman daw ni VP Sara ang survey ng Okta Research kung saan bumaba umuno ang bilang ng mga Pilipino nagsasabing pro-Duterte sila. Nakakagulat lang kasi ngayon lang ako nakakita ng survey na ang tanong ay pro-Marcos ka ba or pro-Duterte ka ba. Talagang gagastos ka ng pera para tanungin ng mga tao kung pro-Marcos ka or pro-Duterte ka. Dapat siguro nilagay doon, pro-Pilipinas ka ba? I'm sure lahat yun lilipat doon sa pro-Pilipinas. Mababasa mo naman kaagad eh, ang motibo dyan is perpetuation in power. To lahat ng threat sa power mo, sisirain mo talaga. Very obvious. Sa lahat ng naririnig mo, nakikita mo na ginagawa, ang motibo dyan is ayaw ko na bumaba sa akin na ito forever. Kaya sirain ko kayo lahat. Wala akong pakialam kung totoo man o hindi ang paninira ko sa inyo. Basta lang masira kayo. Yan yung motibo dyan. It's all about politics. Everything is all about
politics and power. Kinumusta din namin ang bise kung kumusta ang kanyang seguridad ngayon. Kasi yung mga surveillance, yung mga casing, ano yan eh, ganyan mangharas ang PNP. Modus yan ng PNP pag gusto nilang mangharas ng tao. So, depende na yan sa iyo kung papansinin mo, maiirita ka, or kung anong gagawin mo. Sa ngayon, ang ginagawa namin, nire-record lang namin lahat ng ginagawa nila. Kinukuha namin yung facts, tapos nilalagay namin sa isang file. Do I feel threatened? Yes po. This is not the first time na nagkaroon kami ng problema sa politika as a family. Para sa GMA Integrated News, this, ma'am? Marisol Abdurrahman, nakatuto, 24 oras. Sinisika pa po naming makuhanan ng pahayagang palasyo kaugnay ng mga sinabi ng Vice Presidente.